will live. The one who should die. Hallelujah. Oh, you are the reason that we worship, O God. Oh, because you live. Kapatid, awitan mo ang Panginoon na pinagaling ka sa anumang karamdaman. Purihin mo ang Panginoon na patuloy kang nililigtas. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy na nagbibigay biyaya at pagpapala. At Diyos na buhay! Hallelujah! Oh! Hallelujah! Oh, we give you glory! Oh! Jesus. Hallelujah, Father God. Oh, Jesus, our Savior, Father God. Our comfort, Father God. Hallelujah. You.
God. Once again, with all our voices. Not only earth and the sea, power and majesty, praise to the King. Oh, with all our voices. Mountains bound down in the sea. With all our voices. Come on, sing and you sound the sound. Hallelujah. Of your name. With all our voices, I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah, Jesus. Oh, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah. Jesus. Lord, ang aming dalangin, Panginoon, muli mong ibalik ang aming init ng pananampalataya at pag-uri at pagsamba, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Sa oras na ito, sabay-sabay tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah sa kayong presensya. Hallelujah. Oh, glory, Father God. We worship you, Lord. We adore you, Father God. Hallelujah. Huwag kang manahimik, kapatid. Come on, shout praises. Hallelujah. Hallelujah. Glory, Father God. Hallelujah. Give me praise. Hallelujah. We worship you, Lord God. We adore you, Father God. Kami ang iyong mga nilalang ang magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! We worship you, Lord God. We adore you, Father God. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Ama. Lord, sa iyo lahat ang papuri, kagsamba, kagsakina, kagpalakpak, kagiyaw, Ama. Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. 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 Glory, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Glory, 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 glory. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Sino po ang napagpala ng Panginoon? At patuloy pong pinagpapala ng Panginoon. Amen? Amen. Medyo mahirap lang po magbakanta, pero ang Lord po ang nagbe-bless sa bawat isa kahit anong pamampong meron sa mukha natin. Amen?
Amen. Ang mahalaga, hindi po tayo nagpapapigil magsumambat, magpuri sa Panginoon. Ayan, bago ko po ibigay sa ating pastor, makakarinig po muna tayo ng patotoo. Mula po sa ating kapatiran na si Sister Camille. Ayan, habang inihintay po natin ang patotoo po ni Sister Camille, magandang hapon po sa ating lahat at muli po, nakakagalak na muli pong nakabalik po ang ating panambahan. At purihin po ang Panginoon na kahit ano pang protocol ang ibaba, hindi tayo nagpapapigil na sumambat pumpuri sa Panginoon. Amen? Ano man po yung nagaganap sa buong daigdig, hindi tayo nagkakasakit. Dali lang po, pakiulit. Ayan. Pakinggan na po natin ang patotoo po ni si Sir Camila. Hello, kamusta po kayo mga kapatid? Gusto ko lamang po magbigay ng pasasalamat po sa Panginoon sapagkat hindi niya po kami pinabayaan in all aspects of our lives po. Nandyan po siya. So first po, of course physically, hindi niya po kami pinabayaan. Kami po ay nananatili pong healthy. Wala po sa aming members of our family na nagkakasakit. So, I'm very thankful po sa Panginoon. Ibinabalik ko po sa Kanya ang pasasalamat. Pangalawa po, emotionally, since pandemic, there's a lot of people experiencing depression, anxiety. But despite of all of this po, hindi po namin ito naranasan sa tulong po ng ating Lord. So, lagi po niyang pinapaalala na ito pong nararanasan natin ay may katapusan din po at ito po ay pagsubok lamang. Third po, spiritually. So, there's a lot of ways to worship our Lord even though there's no church po every Sunday. Gumawa po ang Panginoon ng iba't ibang ways para po makapag-share pa rin po tayo ng kanyang word. Especially po sa ating church, we have this prayer and fasting po na ginagawa every night. So ito po yung malaking tulong sa ating pamumuhay espiritual. At iba-ibang activities po sa social media. So very thankful po tayo doon. Hindi niya po tayo pinababayaan. At lastly po, financially, of course, there's a lot of people lost their jobs, but we, kami po ng aming pamilya, kami po ng partner ko is patuloy pa rin pong pinoprovide ang aming trabaho. Binebless po kami sa lahat po ng aspects po ng aming trabaho at very thankful po kami doon kasi siya po talaga ang ating provider. So, sa lahat po ng ito, nagpapasalamat po ako sa Lord. Ibinibigay ko po lahat ng honor at grace po sa Kanya sapagkat hindi niya po kami pinabayaan. Yun lamang po at stay safe po. Bye-bye. Stay safe po. Bye-bye. Hello, kamusta po kayo? Palakpakan po natin ang Panginoon sa patotoo po ng ating kapatid, si Sir Camille. Kung kayo po ay mayroong patotoo, ito po yung bago nating style ngayon ng new normal. Pumunta lang po kayo kay Ate Minyang, magpalista po kayo at ire-record po kayo every Friday. Ayan. Or pwede naman kayong mag-send ng inyong video. Ito po yung nakita nyo, 2 minutes lang po yan. So gawin po natin yung video nyo po, 2 minutes. Christ-centered po. Hindi po yung sarili po natin ang nakasentro. Ibabasan po natin yung mga ako-ako, kundi Christ-centered po. Ayan. Yun lang po. Kung nais nyo po, muli po ulitin ko, kung nais nyo po magpatotoo, magpunta po kayo kay si Sir Minyang, magpalista lang po kayo. Hindi ko na rin po patatagalin. Tatawagin ko na po ang ating pastor. Tayo pong lahat ay tumayo at purihin po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating pastor, Pastor Elmer Arnaiz. Thank you.
testing. Hello. Magandang hapon po. Hello. Naririnig niyo po ako? Ha? Ayan. May pakilakasan nga kapatid kasi naka-double maskara ako ngayon. May face mask na, may face shield pa. Para ako na sa kulungan, ano. Anyways, palakpakan nga natin ang Panginoon and let's welcome the Holy Spirit. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. The Lord is good. The Lord is good. Amen. God is good. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, God is good. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon dahil sa oras pong ito, lahat po kami naririto ay ang puso at isipan namin ay para papurihan ka at luwalhatiin ka. Panginoon, ang aming pong panalangin sa hapong ito, ang salita mo ang magbigay sa amin ng malalim na kaunawaan na ang aming pong ginagawang ito ay magbibigay sa amin ng kalayaan, katapangan, kalakasan at kapuspusan ng iyong kapangyarihan. Lord, we invite your Holy Spirit in our midst at patuloy, Panginoon, ang kapangyarihan mo ang siyang sumaamin at ang karunungan. Salamat po, ikaw ang makita at maluwalhati sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Makakapuna po tayo. Ayan. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Yung palakpak namin, welcome natin ang Holy Spirit. No? Napakainit sa labas. At dito, damang-dama ko rin ang init ng presensya ng Lord. No? Physical at spiritual, lahat-lahat na. Purihin ng Diyos. Are you blessed? No? Parinig naman natin, boses natin. Are you blessed? Yung mga nasa kanila pong tahanan, good afternoon po sa inyong lahat. And my prayer, habang kayo po ay nakikinig, ay huwag po kayo madistract. At ipagkaloob natin itong time na to to listen very carefully sa word ng Lord. Sapagkat sa panahon natin ngayon, marami pong distraction na dinapadala ang kaaway. Pero sa mga tunay at tapat na anak ng Diyos, tayo po ay magpapatuloy. Kaya nga, ang tema natin ngayong hapon, pakibasa nga natin, no, sabi po rito, well done, good and faithful servant. Ulitin nga po natin, sabay-sabay, well done, good and faithful servant. Usually, naririnig natin itong mga katagang ito, no, kapag ang isang master may pinagawa sa kanyang servant at na-comply at nagawa ng servant niya, kadalasan sinasabi ng master, well done. No? Well done. Ibig sabihin, isang konsolasyon, isang encouragement para sa mga naglilingkod sa kanyang master na lahat ng kanyang ginagawa ay naging maayos. So this afternoon, habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong kinakaharap ngayon, gusto ni Lord, matagpuan niya po tayong tapat ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So, galaw-galaw lang kasi mainit. No? So, ang sabi ng Panginoon, let's open our Bible in the book of Corinthians, chapter 4. Sabi po rito, verse 1 and 2, sabi dyan, let a man so consider us as a servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Yan. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 2. So malinaw, ang isang tumanggap ng salita ng Diyos, pinagkatiwalaan, lalo na po yung mga lingkod ng Diyos. Sino ba malingkod ng Diyos dito? Magsabi ng Amen. We are the servants of Christ and we are God's stewards. Lahat ng mga meron tayo dito sa lupa, ano man yan, malaki o maliit, no? Lakas, buhay, kayamanan, katalinuhan, lahat ng yan ay pinagkatiwala lang sa atin. Hindi po yan sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon dito, bukod doon sa mga material at mga bagay na nandito sa sanlibutan,
Sabi ng Lord, we are stewards of the mysteries of God. Alam niyo po ba yan yung mysteries? Yung mga bagay, mga salita na hindi nauunawaan ng normal na kaisipan ng isang tao. Ito lamang po ay ipinapaunawa ng Diyos sa mga tao na nakakaintindi ng kanyang mga kasulatan, especially yung mga mysteries of God na hindi natin lubos maunawaan. Tayo po ang pinagkatiwalaan niyan. At ang sabi rito, it is required in the stewards that one be found faithful. So, whatever is your position, ano man ang inyong kalalagayan, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, naglilingkod ka ngayon, kapatid, you are required to be found faithful. Amen po ba? At maintindihan natin yan, ano ba yung katapatan? Alam naman natin, maraming beses na tayo na nagturo at marami na rin kayong napakinggan, nakaturuan about stewardship. But this afternoon, let me explain more para mas lalo nating maunawaan. Kasi nais ng Lord, hindi lang tayo maging well done, faithful servant, pag-arap natin sa Kanya. Kundi habang nandito pa lang tayo sa lupa, ginagawa na natin na maging faithful sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Palapakan nga natin ng Panginoon. At ito pong ating pagdalo sa ating pong face-to-face Thanksgiving celebration. Bahagi po ito ng ating sacrifice of Thanksgiving to the Lord. Dahil alam natin sa panahon natin ngayon, napakarami pong mga nagko-control. No? Isa na dyan yung pagsasama-sama mga gatherings. Why? Because meron tayong matinding kaaway na hindi natin nakikita. But if you receive the Word of God and you are faithful steward, maintindihan mo to. Kaya yung next verse na papabasa ko sa atin, ang sabi dyan, a faithful servant listen to the shepherd. Yun daw tapat na lingkod, yun daw tapat na tupa, ay talaga nakikinig sa shepherd. At alam natin kung sino yung great shepherd, walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa John chapter 10, basahin natin, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. O ito yung matindi. No one will snatch them out of my hand. My Father who was given to them, to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. That is the mystery. May mga tao na sinasabi nila na kapag ka ikaw ay namatay, no, dalawa lang kapaputunguhan mo, langit o impyerno. Pero kapag ikaw, kumikilala ka sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon sa sarili mong tagapagligtas, malinaw po rito na kapag ang nagkuman ang tatay, ang ama, pinili ka niya at dinala ka niya sa kanyang kawan, sabi dyan, the Father, sabi dyan, was given to them, to me, ipinadaan kay Jesus Christ, at ang sabi dyan, kahit kailan, hindi ka mai-snatch. Ano po ba yung snatch, yung mananakaw? No, the context of John chapter 10, ang sabi ng Lord sa verse 10, the enemy comes to steal, kill, and destroy. But the faithful servant, yung mga tapat na tupa, na talagang nakikinig sa boses ng Panginoong Diyos. Tandaan nyo to, mga kapatid. Kahit na dumating ka sa point na talagang tatamaan ka na o talagang bibigay ka na, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Siya ang nagsabi niyan, no one can snatch you kasi siya ang nagbigay. Siya ang gagawa. Imagine, right hand, andyan na ang Ama, left hand, andyan si Jesus, hindi ka na pwedeng makawala. Unless, sabihin niyo po, unless, hindi ka marunong makinig, matigas ang ulo ng isang tupa, no? Unless na nagpupumiglas ka, nagwawala ka at ayaw mo sumunod sa tinig ng ating pong great shepherd, then mapapahama ka. Kaya nga ang context ng John chapter 10, yung nauuna sa akin, sabi ng Lord, they are the thieves. Sila yung mga magnanakaw.
Sila yung mga pumapatay ng tupa ko. Kaya napaka-importante sa ating pong pinagdadaanan ngayon, yung pong ating pakinig, yung ating pong tenga na kung saan ito yung pinaka-vital sa panahon natin ngayon. Okay? Napaka-importante, kahit wala ka sa face-to-face at nanonood ka sa tahanan mo ng online, pero ang tenga mo 100% nakikinig ka, you will receive the mysteries of the Word of God. Walang pagkakaiba yan. Kahit naman nandito ka sa face-to-face, eh hindi ka naman 100% nakikinig, you cannot receive the voice of God. Hello? Naiintindihan niyo po ba ang point ko? A faithful servant listen to the shepherd irregardless kung nasa ang lugar ka. Ang mahalaga sa iyo, marinig mo ang tinig ng Diyos. At bago ka umaten, pumunta sa isang lugar, tinatanong mo, Lord, kailangan ba ako doon? Nais mo bang pumunta ako doon? Kapatid, you will receive that because you are a servant of God. Pinili ka ng Ama at dahil doon, kapatid, meron kang eternal life. Sabi ng Lord, Revelation chapter 2, pasa po, sabi dyan, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Yan, malino, no? Ito po ay pinapatunguhan ng Panginoon dito, yung mga Kristiyano, mananampalataya, katulad po natin. Ang labanan po natin ngayon is not no flesh, it is the Spirit. No, God is testing our spirit kung hanggang saan tayo magiging tapat sa pakikinig, paglilingkod, at pagsunod sa Kanya. Kaya sabi rito, kung sino man ang may pakinig, makinig sa Espiritu na nagsasalita sa Iglesia ng Diyos. And the one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Ano ba yung second death? Yun po yun. Na after mamatay ng isang tao, no, dalawa lang ang patutungo niya, that is second death. No, hindi natin may experience yung sinasabi doon na hindi magandang kamatayan. Why? Because habang nabubuhay pa lang tayo, ine-exercise na natin yung tinig ng Diyos na nais niyang ipagawa sa atin. If we remember, si Jesus Christ nandito po siya sa lupa, malinaw ang sabi niya sa mga disciple niya. Ang sabi niya, hindi ako gumagawa na hindi ko nare-receive sa aking Ama. Kaya nga ang sistema niya, mga kapatid, early in the morning, nagkukonsult siya kay Lord, nagpe-pray siya, at humihingi siya ng empowerment. Ganun po yung day-to-day niya. Pagkatapos ng ministry niya sa marketplace, ang gagawin po niya, pagka sila ay gabi na, aabutan sila, lalayo siya sandali sa mga disciple niya, and then he will pray again and consult to the Lord, diba, sa Father, at pag-usapan nila kung ano may susunod na hakbang. Yung day-to-day living, pwede po natin i-apply yan today. Amen? A faithful servant of God, no, naririnig niya yung tinig ng Lord. Malinaw. Kaya sabi ng Lord, para mangyari yan, Hebrews chapter 11, verse 6. Sabi dyan, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Pag sinabing earnestly seek Him, no, hindi ka lang nakukontento sa ganito pong pagtitipon. Hindi ka lang natatapos sa face-to-face or online. Higit sa lahat, ang ginagawa mo, yung napakinggan mo sa online man yan o face-to-face o anumang na yung napapakinggan, inaalam mo yan, sinesearch mo yan. Nagkakaroon ka ng malalim na pag-aaral personally. Amen po ba, mga kapatid? Para ma-exercise natin yung tinig ng Diyos, malinaw mong marinig, sabi rito ng Lord, yung nire-reward niya ay yung mga anak niya, yung mga servant niya, na earnestly seek Him, ang Panginoon. Bakit? Kasi wala daw pong imposible. Amen ba? Hello, may kausap ba ako dito? Amen ba? Amen? Without faith, it is impossible to please God. Tanong po sa hapong ito, tayo po ba
Kaya ba ng mga anak ng Diyos na makarinig sa tinig ng Lord? Kaya ba natin? We can do that through faith. Kasi wala daw pong imposible. At kapag ka tayo, nais natin marinig ang tinig ng Diyos, kinakailangan nandoon yung pure faith natin. Nandoon yung 100% kumbinsido ka, maririnig mo ang tinig ng Lord. At alam natin, ang tinig ng Lord, perfect. Kasi di ba, sabi ng Bible, sabi si James, no, yung daw pinababa ng Panginoon, every good and perfect gift comes from above. Kaya alam mo, yung narinig mong tinig, kung makakabuti o hindi, makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos o hindi, doon pa lang, matatanggap mo na, clearly, that is the voice of God. So, importante po yan, yung malinaw nating marinig ang tinig ng Diyos. So, kapag narinig mo ng malinaw ang tinig ng Diyos, bahagi dyan, every day of our life, bilang tapat na lingkod ng Diyos, nandiyan yung pangako ng Lord. Psalms 91, verse 9 to 13. Every day, this is our devotion. Sa family ko po, every day yan. Kabisadong-kabisado ng mga anak ko yan. Kahit po tulog sila, kaya nilang i-memorize yan. Psalms 91, di ba? Yung verse 9 to 13, kinuha ko lang. Sapagkat ang isang tapat na lingkod ng Diyos, kahit kailan, hindi pababayaan ng Panginoon. Amen ba? Basahin nga natin para maintindihan natin. Ano sabi dyan? If you make the Most High your dwelling place or your dwelling, even the Lord who is my refuge, then no harm, ano po? Then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. Malinaw yan. Wala pong question dyan. 100%. If you make the Most High your dwelling, sabi ng Lord, no harm will befall you and in your tent. Tahanan, trabaho, saan ka man nandoon, wala. Bakit? Verse 11, for He will, basa po, lahat tayo, ready, go. For He will, concerning you, to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against thee, and you will tread upon the lion and the cobra and the COVID. May COVID ba rito? Ha? Wala pala. Dinagdag ko lang. You will trample the great lion and the serpent. Kamandag yan eh. Pinag-uusapan dyan yung kamandag. Na kahit dumating sa'yo yan, hindi ka tatamaan. Kasi kapag malapit ka ng tuklawin, malapit ka ng tamaan ng COVID, ha? Kahit ayaw mong kahit nagpabaksin ka, lahat ng vaccine, tinira mo na. No? Nasa iyo na lahat. Na? Sinovac, AstraZeneca, Sputnik, ano pa? Nutriban, lahat, tinira mo. No? Kahit meron ka niyan, pag hindi ka malinaw na nakakarinig sa Panginoon, if you're not obeying the voice of the Lord, pwede kang tamaan. Pero kapag malinaw mo na-receive sa Lord, Lord, sabi mo, meron akong angel, at kahit ano mangyari, hindi mo ko pababayaan. Kapag alam mo na ako'y tatamaan na, your angels, Lord, will lift my hand, at hindi niya pababayaan tamaan ka. Yan ang sabi po rito. Malinaw po ba yun? Palapakan nga natin ang Panginoon. You have your angels. Amen. Palapakan natin ang Lord. Ang purpose ng angel, i-battle ang mga spiritual forces of darkness. At kapag hindi mo naunawaan yan at hindi mo alam yan, kapatid, lugi ka. Hello? Are you there? Yung mga nasa online, nandiyan ba kayo? Sagot? Ah, wala. Sumasagot, Diyos ah. Kapatid, this is a high time para maunawaan natin mga tapat na naglilingkod sa Diyos na ang labanan ngayon is not about flesh. It's about warfare in the spirit. You have to listen first to the great shepherd para sa ganun, everyday magtagumpay ka. Amen? Always remember, there is no harm will befall you, no disaster will come near your tent. Kapatid, dahil yung angel ng Lord, papadala niya sa iyo
para hindi ka magalaw ng kaaway. Anak ko yan, di mo pwedeng saltikin yan. Hello? Hello, nakukuha nyo ba? Kapatid, it is a high time. No? Hindi kayang tapatan ng anumang resources ang labanan ngayon. It is only the Word of God. And with your faith, yung pananampalataya mo sa Diyos, ang lalaban para magtagumpay ka everyday. At hanggang sa dumating ang Panginoon, sabihin sa inyo ng Lord, well done, good and faithful servant. A faithful servant lacks nothing. Amen? Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, and God will generously provide all your need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Malinaw po yan, mga kapatid. Ang mga tapat na naglilingkod sa Diyos, kahit kailan, hindi magkukulang. Palakpakan natin ng Panginoon dyan. Kasi si Lord mismo, dahil hawak ka niya sa kanan at kaliwa, hindi niya pababayaan na magutong ka. God will provide your needs. Amen ba? Kahit walang ayudang dumadating sa iyo, mas matindi yung ayuda ng Lord. Kasi wala pong humpay yun. Tuloy-tuloy. Amen ba? Amen? Kasi ang Lord mismo ang siyang nagbibigay sa atin. Sabi diyan, yung mga natitira ay naibabahagi natin sa mga nangangailangan. Ano pa po? Verse 10, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase. Amen? Your, sabihin mo sa sarili mo, my resources. And then produce a great harvest of generosity in you. Kailangan maunawa mo to. This is a mysterious word of God. Paano ba ako, Lord, magbibigay, magiging generous? Kung ako, wala akong may pagkakaloob. That's a wrong mentality. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ipoprovide ng Lord ang pangangailangan mo. Sobra-sobra pa. Bakit? Yung sobra, ipamahagi mo. Yan ang sabi rito, para mas lalo kang pagpalain ng Panginoon. Kasi sino nagpo-provide ng ano, ng bread para makain? Di ba si Lord? Sabi niya, God is the one who provides seed, yung punla, yung gagamitin natin kapital, yung panggastos natin everyday, yung kailangan natin everyday. Siya nagpo-provide niyan. At yung pagkain natin araw-araw. Kaya sabi niya, in the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Paano tayo magiging generous kung hindi natin ma-experience, ma-apply na kahit wala ka na, natututo ka pa rin magbigay? Yun po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Huwag mong tignan yung wala ka. Ang tignan mo kung ano yung meron kayo na ipagkaloob mo. Hello? Kasi ang mentality natin, ang laging binibigay material, hindi po. Ang sabi rito ng Panginoon, He is the one who provide for the farmer. Kapag nakita ni Lord that you are hardworking, masipag, nagkatrabaho ka, ipagpo-provide ni Lord ang pangangailangan mo. And once you receive, sabi ng Lord dyan, may sosobra pa, at kinakailangan, i-apply mo yung Word of God. Sabi ng Lord, a faithful servant lacks nothing. Kaya sabi niya, Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Purihin ang Panginoon ang mga tapat na naglilingkod sa Church of the Living Faith kahit kailan hindi pagkukulangin ng Panginoon. Amen ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. No? Wala pa ako nababalitaan na ang CLF ay meron po ng limos. Hello? Di ba araw-araw nanonood tayo ng balita at naaantig yung puso natin. May mga kababayan tayo na matindi pangangailangan. Kapatid, salamat sa mga community pantry. Di ba? Nakakatulong sila because they have the resources. But what about the church? Hello? We need to receive the mysterious word of God. At ang sabi ng Panginoon dito,
you will produce a great harvest of generosity in you. It start in you. Sa sarili nag-start yan. Kasi nga, ang accountability, tayo at ang Panginoon. Sasabihin ng Lord, kung may kakayanan ka, those who are near, let them hear. Sabi ng Lord, well done, good and faithful servant. Yan ang kakayanan mo, pagkaloob mo, gawin mo. Well done, ginawa mo. Alam natin itong kwento na to sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Bigyan ko lang ng emphasis yung verse 15. Sabi ng Lord, to one He gave 5 talents, to another 2, and then to another is 1. To each according to his ability. Sabi dyan, di ba? So malinaw po, mga lingkod ng Diyos, mga tapat na lingkod ng Diyos, bawat isa sa atin, hindi pare-parehas ang kaloob. Hindi pare-parehas ang abilidad at kakayanan at kapasidad. Lahat tayo ay may kanya-kanyang layunin dito sa mundo. Amen ba? Nung tayo'y pinagkalooban ng Diyos, pinagkatiwalaan, may mga pinagkatiwalaan siya na may kakayanan ng 5. Kaya niyang pagsabay-sabayin lahat. Kaya niyang tanggapin anumang pressure yan. Kasi 5. Meron mga tao, 2 lang. At meron din namang 1 lang. Hanggang dun lang yung kakayanan niya. But that is not the issue, yung kabilidad o yung kapasidad. The issue, mga kapatid, at the end of the day, maliit man ang tinanggap mo o malaki, naging tapat ka ba sa Panginoon? Hello! Kung ang iyong tinanggap 1 lang, yung 1 na yon, maging tapat ka. Ano mang kapasidad, abilidad na pinagkaloob sa inyo ng Lord, dun sa 1 na yon, gawin mo with all your best. Kaya nga alam natin dito sa kwento, yung 1 na tumanggap na pinagkatiwalaan ng Lord, at the end of the day, anong ginawa ng Lord? Diba? Yung 2, kinumin ng Lord, well done, good and faithful servant. No? Dahil napalago mo yung binagkatiwala ko sa iyo, eto, tanggapin mo pa. Pero yung last, yung tumanggap ng 1, pagdating ng pagsusulit, wala po. Kinuha yung 1 sa kanya, binigay sa marami, at ang gano po naging judgment sa kanya, iba na. Nagkaroon siya ng tinatawag na kahirapan. Kaya darating yung time, pag-arap natin si Lord, walang pwedeng magsabi sa atin na hindi tayo naging tapat. Only God knows yung heart natin. Amen ba, mga kapatid? So habang nandito tayo sa lupa, gawin natin lahat. No, maaaring ang tinanggap mo 1 lang. Okay lang yan. Hindi ka naman sa tao naglilingkod. Amen? Sa Diyos ka naglilingkod. Yung 1 na yun, palaguin mo. At sabi mo, Lord, para sa iyo to. You have to be faithful. Sabi dyan, the quality of a faithful servant, pakita natin, 1, know to balance the time wisely. Alam ba natin kung ilang oras meron tayo sa isang araw? Ilang oras po? 24 oras! Amen? Yung 24 oras na yon, salamat sa Panginoon, malakas pa tayo. Purihin ng Diyos. Anong sabi ng Bible? Ephesians chapter 5, basa. Therefore, watch carefully how you walk, not as unwise, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, lakas natin, don't be foolish, but understand what the will of the Lord is. Nakita niyo po, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, watch carefully how you walk, not as unwise, but as wise. So, yung oras na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, we need to balance it wisely. No, hindi habang panahon nagkakaroon tayo ng face-to-face, online message, may mga panahon din tayo sa ating kanya-kanyang pangangailangan. Sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating pamilya, sa ating personal na kasiyahan, bawat oras, tayo po ang magde-decide kung paano natin gagamitin yun ng wisely. Why? Because, sabi ng Lord, yung the days are evil. No? Sabi dyan ng Panginoon, the days are evil. So don't be foolish, but understand the will of the Lord is. Anong kalooban ng Panginoon?
ang kalooban ng Lord sa lahat ng ginagawa mo ay maging productive ka. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? Kahit saan ka naroon, you can worship and praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ano man meron tayo ngayon, maging productive tayo. Kaya nga nalungkot ang Lord doon sa isa na tumanggap ng talent. Hindi siya naging wise sa paggamit. Kaya nung pagsusulit na, nalungkot din siya. Kaya mga kapatid, importante yan. Dito sa ginagawa natin, paano ba natin ibabalance itong ating ginagawa? Na habang tayo ay nakikinig sa mensahe, habang tayo ay nagtatrabaho, habang tayo ay gumagawa araw-araw, no, unang-unang katanungan, nabibigyan ba natin ng kaluwalhatian ng Panginoon? So, let us walk carefully, not as unwise, but as wise. Pangalawa, no, diligent, hardworking servant. Ang isang tapat na lingkod ng Diyos, ito yung hinahanap ng Panginoon. No, nakita ito maaari ng Lord doon sa tumanggap ng 5 talent at 2 talent. Nakita ito ng Lord. No, alam nila kung paano i-manage ang oras nila at then had working sila. Kaya sabi ng Lord sa Proverbs chapter 12, verse 24, sabi diyan, diligent hands will rule, but laziness ends in slave labor. Kaya kapag ka masipag ka, no, masinop ka, lahat ng ginagawa mo sang araw, aanihin mo yung kasipagan. Amen ba mga kapatid? Are you blessed today? Hindi nasasayang ang iyong panahon at oras, lalo na't inuna mo ang Panginoon. Ngayon, sa paglilingkod mo sa Diyos, that is part of your hardworking. Nagmi-minister ka, tinanggap mo ministry sa Lord, ginagawa mo, patuloy ka, nagiging tapat. And then, sa trabaho, the same din, dinadala mo doon yung mensahe, yung mabuting balita ng salita ng Diyos. Kapatid, sabi rito, hindi ka kailanman magiging slave ng labor. You will rule. Amen ba? Ano pa? Proverbs 21 verse 5. Pasa po, the plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. Yung daw mga pinaplano ng mga tao, mga tapat na lingkod, na hardworking, sang araw, magpa-prosper sila. They will receive profit. Pero yung mga tao na nagmamadali, no? Yung mga taong mausay, na pag sinabing haste kasi nagmamadali, yung bang agad-agad, hindi pinag-iisipan, sabi diyan, it will lead to poverty. Kaya ang isang tapat na lingkod, isa sa kwalidad po niya, siya po ay hardworking servant. Marami tayong mga ginagawa ngayon para tayo mabuhay. Talagang laban lang. Pero tandaan natin, importante marinig natin sa Panginoon, sa ating shepherd, yung ating ginagawa everyday. Pangatlo po, natapos na po tayo. Yan. Pangatlong kwalidad ng isang tapat na lingkod, sabi diyan, enjoying a simple life. Nag-i-enjoy ka ba sa ginagawa mo ngayon? Ano pong sagot? Amen ba? Nag-i-enjoy ka ba sa kasama mo sa tahanan? Nag-i-enjoy ka ba sa trabaho mo? Enjoying a simple life. Bakit po? Pakibasa niyo nga to. Sabi diyan, happiness is priceless. Hello? Happiness is priceless. Yung kaligayahan, kasiyahan na matatanggap natin, priceless po yan. Ano po ibig sabihin? Wala kang mabibili niyan. Meron ba kayo nabili sa Mercury Drug? At sinabi nyo, pwede nga po makabili ng kaligayahan? Brother Ray, na-try mo na ba minsan? Ah, monumento, marami daw. Iba namang kaligayahan yun. Ha? Yung happiness na galing sa Panginoon. Yung hindi nakadepende sa mabuti at pangit na sitwasyon. Hello? Kasi kadalasan tayo, sumasaya lang kapag maganda nangyayari. Tama? Pero kapag pangit na, malungkot na tayo. Lalo na pag wala ka ng pera. Hello? Yung kapag ka hindi na maganda nangyayari sa paligid mo, malungkot ka na.
Lalo na kapag nawala na si Ninoy sa buhay mo. Di ba? Pagdukot mo sa bulsa, hindi na si Ninoy, coin na lang. Happiness is priceless. May papabasa ako sa inyo. Sabi sa ng Lord, Ecclesiastes, basa po. O, basa. So I saw that there is nothing better for a man to enjoy his work because that is his lot. For who can bring him to see what will happen after him? Kaya may mga mentality, mga tao, na kapag sila po kumita, after nilang kumita, talaga namang waldas-waldas. Kasi bakit? Isa sa kaisipan nila, pinaghirapan ko to eh. Pinagpaguran ko to eh. Dapat lang na-enjoy ko yung aking pinaghirapan. Tama po yun. Yun ang sabi rito eh. Biblical po yun eh. Kasi doon siya nag-i-enjoy. Doon siya masaya. Pwede ba natin i-twist to? No. Sabi mismo ng Bible yan. Because that is his lot. Bahagi niya yun. For who can bring him to see what will happen after him? Ano po pinupoint ni Haring Solomon dito? Kasi nga, kapatid, yung kaligayahan, hindi yan pwedeng mabili. Ngayon, kung meron kang pagkakataon para gawin yun, di ba? Gawin mo. Eh sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng pera. Tama? Kailangan natin ng mga resources para yung kaligayahan. Like for example, napakainit. Gusto mong pumunta ng Boracay? Sino gusto mong pumunta ng Boracay? Sumama sa akin. Papunta ako dun eh. Diyan sa Manila, may White Beach dyan eh. Diba? Ang tao po, diba, minsan gusto niyang lumigaya pero hindi niya magawa. Bakit? Kasi maraming pumipigil sa kanya. Wala kami nito. Wala kami niyan. Wala kami noon. Kapatid, pwede kang sumaya kahit nasa tahanan ka lang. Hello? Diba? Pero ang tinutukoy dito, yung mga taong nagpapagod, yung mga taong talagang mula Lunes hanggang Linggo nagtatrabaho para meron lamang nakita. Pero do not forget your own happiness. Kasi sayang eh. Because at the end of the day, mawawala ka din. Diba? Yung mga plano mo, dapat pala ginawa ko na to. Eh minsan tumanda ka na, 70 years old ka na, saka ka nagme-meditate, dapat pala pinuntahan ko nung time na yun, malakas pa ako. Imagine, kung ngayon mo ma-receive yan, 70 years old ka na, gusto mo pang mag-jogging, tapos mag-ano ka, mag-snorking, o di kaya mag-mountain climbing, 70 years old, ma-enjoy mo pa ba yun? Hello! Ang sinasabi ni Haring Solomon, hindi masayang magsaya. Di po, lalo na pinaghirapan mong isang bagay na yun. Ano pa? Next verse, pakibasa po. Sabi dyan, Ecclesiastes 6:3, a man may have 100 children and live many years. Yet, no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he. Ano po ibig sabihin yan? Wala sa tagal o sa ikli ng buhay. Kasi sabi ni Hari Solomon, mabuhay ka man ng sabi dyan, 100 taon. O di kayo matagal, many years, marami kang anak. Pagkatapos, habang tumatagal yung panahon mo, hindi ka naman nag-i-enjoy, puro kareklamo, puro problema, ano nangyari? Sabi ni Haring Solomon, mas mabuti pa yung isang sanggol na hindi nabuhay. Okay? Kesa sa tao na nabuhay ng matagal, hindi naman niya na-experience yung joy na inaalok ng Panginoon. So what is the point, mga kapatid? Enjoying a simple life is very important. Bilang isang tapat na lingkod, meron din tayong panahon para enjoy ang mga pinagkakaloob sa atin ng Lord. Amen po ba? Ano ang enjoyment mo ngayon, kapatid? Saan ka na lumiligaya? Saan ka nagkakaroon ng enjoyment? Gawin mo. Because one day, lilipas yan. Hello? Lilipas yan eh. At kapag lumipas na yan at tumagal ang panahon at hindi mo nagawa yun, baka pagsisihan mo pa, dapat pala ginawa ko. So habang may panahon ka at pagkakataon ka at alam mo na hindi ka naman nakapagbibigay sakit ulo
at hindi mo naman nababiolate ang salita at utos ng Diyos, do it! Because happiness is priceless. Huwag na natin pabigatin ang sitwasyon. Maraming tao ngayon depressed, nalulungkot, dahil sila ay tinamaan, nagka-problema. Kapatid, if you are a faithful servant of God, be a tablet of happiness. Amen? Amen ba? Masaya ka ba sa oras na to? No? Kung ikaw yung dinadaluyan, kung ikaw yung naka-receive ng tinig ng ating Panginoon, at sinasabi niya, pasayin mo yung kapwa mo, gawin mo. Bakit? Wala pong ibang gamot na pwedeng gagaling sa isang taong nalulungkot at depressed, kundi ang salita ng Diyos. So happiness is priceless. Kung kaya mong gawin, gawin mo. Enjoy a simple life. Ito nararanasan natin. Tinuturuan tayo ng Lord na mag-enjoy kung ano ang meron tayo. Amen ba, mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Hello? 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 Enjoying a simple life. Purihin ang Diyos. Ano po susunod? Sayin natin. Happiness is priceless. The next, sabi dyan, basa po, a faithful servant knows his right as sons and daughter of God. Alam ba natin yung karapatan natin? Sabi ng Lord sa John chapter 1 verse 12, sabi niya, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak. Ibig sabihin nun, malaya tayo makakatawag sa Diyos. No? Pag paumanin ninyo ako, pawisin ako eh. Ha, tumutulo sa ilong ko. Alam nyo, naglalasang asin na itong aking ano. But it's okay. Amen? Amen? Praise the Lord. Enjoy lang natin. Andyan pa ba kayo? Enjoy lang natin. Sabi rito, basa po, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is worth within us. Meron kang kapangyarihan. And what is that power? Ano po yung power na yon? Hindi natin lubos maisip. Kasi nga, yung mga pinagkatiwalaan na tapat na lingkod ng Diyos, kailangan maunawa mo to. The power is at work within us. Para po yung isang plug, isa pong kuryente, na kapag sinwitch mo, di ba, pag sinwitch mo yan, yung ilaw, pag sinwitch mo yan, mag-iilaw. The same din. Nandiyan dyan, naka-built-in yan sa ating pong kaluluwa, sa ating spirito, because once you receive the Lord as your Lord and Savior, ang sabi dyan, the power of the Lord is worked within us. So, hindi tayo dapat natatakot. Hello? Hello? Hindi tayo dapat napapangunahan ng anumang takot, pangamba sa mga nangyayari sa ating paligid. Kaya nga sabi dyan, we need to use our time wisely. Alam natin kung kailan tayo mag-iingat, alam natin kung kailan tayo mag-i-enjoy. Nakuha nyo ba yung point ko? Because we have a power within us and that power ang magbibigay sa atin upang hindi tayo masurpass ng kaaway. Ano po sabi ng verse? Next verse. If Jesus is in you, everything is possible to you. Do you remember yung pong babae, 12 years of bleeding? Hello? Nalalan nyo ba yun? 12 years of bleeding. Imagine kung ano pong klaseng tumama sa kanyang karamdaman. Diba? Itong karamdaman na to, pinahirapan siya, grabe. But one day, na-encounter niya ang Lord, imagine, inawakan niya lang yung laylayan ng Panginoong Jesus. Nagkaroon siya ng tinatawag na complete, 100%, na ano po? Kagalingan. Amen ba? Why? If Jesus is in you, everything is possible. So, walang pinagkaiba yan sa sitwasyon natin ngayon. Kapatid, kung ang nag-curse, nag-cause sa iyo ng lungkot, ng depression, dahil sa nangyayari sa kapaligiran mo, tandaan mo, there is power work within you. Kailangan mo lang maniwala kung sino si Jesus sa buhay mo. Amen? Kasi kapag naniwala ka, magiging maganda ang lahat. Magiging maayos ang lahat.
Kaya nga sabi ng Bible, basa po. Proverbs 18:21, death and life are in the power of our tongue. And those who love it will eat its fruit. Ito yung sinasabi ko kanina pa. Na sa una nating pagbasa, ang sabi ng ating pong manunulat, na yung pinagkatiwalaan ng mysterious word of God. Ito po yun, bahagi ito. At sa Biblia na ating pong binabasa, napakarami pong katuruan ng Diyos na hindi mauunawaan ng normal na kaisipan. Human thinking, human decision, hindi yan pwede. Kasi kapag kayan, ang ginamit ng tao ngayon, kapatid, magpe-fail ka. Pero kapag naunawaan mo yung turo ng Lord at naintindihan mo that is mysterious word of God, ay pinagkatiwala niya sa mga tao, mga Kristiyano, mga lingkod niya, nauunawaan mo to. Ano po ibig sabihin nito? Ang sabi po rito, yung ating pong kamatayan, yung buhay, may kapangyarihan yung ating tao. Yung dila po. Diba? Pag binag-aralan natin sa Book of James, alam natin yung nagkukos ng dila. So, ano po ibig sabihin nito? Pwede po natin yung gawing weapon sa araw-araw nating ginagawa. Amen po ba? Sino po rito everyday nagde-declare ka sa buhay mo, sa pamilya mo, sa workplace mo? At yung declaration mo, pinaniniwalaan mo, ito yung mangyayari. Meron ba rito? Pass nga ng kamay na everyday nagde-declare ka. It is not a simple prayer. It is a declaration. It is a prophecy. Spoken word. In the book of 2 Corinthians chapter 4, the whole context of chapter 4, sinasabi ni Apostle Pablo, spoken word. Meaning yung salita ng Diyos, dinideclare mo everyday at sinasabi mo ito yung gusto mo mangyari. Amen ba? Amen ba? Kasi yun po yung tinuturo dito ng Lord. Kaya this afternoon, we will declare, we will spoken, we will prophesy sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating workplace, sa ating bansang Pilipinas. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon dyan. At gusto natin mangyari that one day, isang araw po, itong ating labanan, magugulat na lang tayo, tagumpay na tayo. At ito pong ating practice, yung protocol natin, may mask, may face shield, may health protocol. Wala pong mali dyan. Tama po yan. No? Dapat tayong sumunod. But mas malalim na dapat nating maunawaan ay ito. Kasi nga, kahit naka-face shield ka, naka-mask ka, okay, meron kang health protocol, nagsasubmit ka, kung ang salita ng Diyos hindi mo nauunawaan, the mysteries of the Word of God, pwede ka pa rin tamaan. Because the enemy, ulitin ko po, the spiritual forces of darkness will blind, bubulagi niya ang mga tao. Hindi niya maintindihan yung katotohanan ng turo ng Diyos. Tandaan natin, sabi ng Lord sa Matthew 21, if you believe, whatever you wish, you will have it. Amen? Ilan lang ang nakakaunawa niyan. Either yan ay material o spiritual, you have to believe. Kung ano yung gusto mo mangyari, yun ang iyong tatanggapin. Amen ba? Ano ang gusto mo mangyari sa iyong iglesia, sa iyong pamilya, sa future career mo, sa buhay mo, declare it. Amen? Yan ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, gawin mo. Because one day, sasabihin sa iyo ng master mo, well done, good and faithful servant. Alam niyo kung tapat tayong lingkod ng Diyos? Ang Biblia po, marami tayong madidiscover na pangako ng Lord. Marami tayong madidiscover na buhay, kapayapaan, kagalakan na ibinibigay ng salita ng Lord. Kaya nga, kung nagsesearch ka at talagang inaaral mo ang salita ng Diyos, kailangan araw-araw i-declare ng labi mo ang gusto mo mangyari. Amen? So are you ready? Are you ready? Mag-i-declare po tayo kasama po yung mga nasa tahanan. Okay, may babasahin po tayo and then pag binasa po natin to, basahin natin, i-declare natin,
by faith. And you can practice this on your own, sa inyong personal. Ito po ay guide lamang. Araw-araw, magkaroon ka ng kakaibang guide sa buhay mo. This is only our guide. Yung gusto mong i-declare, because death and life are in the power of our tongue. Gusto ng Lord, i-practice natin yan. Bahagi yan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano yun? Yung ating pagtanggap kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen? I call the worship team. So, let's be ready. Tumayo po tayo lahat. At sa ating pong pagde-declare nito, mga kapatid, sabi rito, gawin natin itong practice every day. At sa ating pong pagde-declare, manampalataya ka. Diba sabi sa Hebrews, binasa natin kanina, diba? Sabi ng Lord doon, and without faith, it is impossible to please God. So every day you have to please God. You have to have faith. Manampalataya ka. Mag-prophesy ka. I-prophesy mo yung katawan mo mula ulo hanggang talampakan. Hindi ka pwedeng tamaan ng kung anumang sakit. But of course, what you believe, it will happen. So today, kinakailangan maunawaan mo sa puso mo. Lord, sa oras na ito, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Let us bow our head. Panginoon, sa oras mong ito, we submit to you our heart and our mind. Panginoon, napakinggan na po namin ang iyong katuruan. Ang sabi mo, Lord, my sheep listen to your voice and they follow me. Panginoon, ilagay mo sa puso namin. Buksan mo ang aming spiritual ears, Lord, upang hindi po kami maunahan, manakawan, masiraan ng kaaway. Lord, for such a time like this, Lord, give us a listening ear, Lord God. Na huwag kaming dumepende sa napapakinggan namin mga salita ng tao. Sa halip, Lord, we can depend on your word sapagkat ikaw ang pumili sa amin. At ang salita mo, Lord, ang nagbibigay sa amin ng kasiguruhan at dapat namin panghawakan. At sa oras na ito, Panginoon, amin pong idideklara yan sapagkat yan ang katuruan mo sa oras na ito. Kapatid, sa oras na ito, isuko mo sa Panginoon ang lahat. Ano mang mga pangamba, takot, alalahanin, patuloy mong isurrender sa Lord. And as you declare this word, sabihin mo sa Diyos, Lord, ito ang gusto kong mangyari sa aking pamilya, sa aking kinabukasan, bawat araw. Are you ready? Are you ready? Hallelujah, Father God. So as I count of three, basahin po natin ng sabay-sabay at declare natin by faith. 1, 2, 3. We, the living seed, declares today, I will go in to receive the seven folds of blessing of the Lord Jesus Christ over my workplace, over my church, and over my city. Because I believe in Jesus Christ by faith, I am forgiven, I am saved, I am redeemed by the blood of Jesus, I am rich, I am strong, I am healed, I am beloved child, I am unique and special, I am the head and not the tail, I am always a winner, and I am more than conqueror. I claim this now by the most name of Jesus. And I say loud, Amen! Amen! Hapakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Everybody say hallelujah! 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 Thank you, Father God. Lord, we seal this declaration with your precious blood, my Lord. Panginoon, in-establish mo dyan sa iyong kaharian kung sino po kami sa iyo. Sabi mo, Lord, no one can snatch us. No one, Lord. Ang kailangan lang namin, i-exercise namin, Lord, ang katapatan, ang pagiging katiwala namin dito sa lupa. Upang sa pag-arap namin sa iyo, Lord, anuman ang aming ginawa dito, ipagsusulit namin sa iyo.
So Father God, today, seal everything. And I declare, Lord, no weapons of the enemy shall prosper against us. In the name of Jesus, Lord, we are covered by the blood of Jesus. And thank you, Lord, for your love and grace unto us. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. All God's people say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Tayo po ay makakaupo na. At sa pagkakataon pong ito, sa inyo po mga nasa tahanan, tayo po ay dadakong sa ating pong Holy Communion, sa ating pong bread and wine. So habang sineserve po itong ating bread and wine, patuloy nating i-offer ang ating sarili sa Lord. And let us meditate on God's goodness and grace sa ating buhay. Salamat po sa tambay na ito. Simbolo ng iyong katawan na nagbigay sa amin ng buhay. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus at sa pagbayad po sa aming mga kasalanan. Dakilang Diyos sa aming pagtira-tira sa pagtanggap. Patuloy namin dinideklara, Lord, ang iyong kamatayan sa aming buhay at ikaw ang manatiling buhay sa aming pananampalataya. Lord, tinatanggap namin to ng buo
at aming pinanampalatayanan na ang tinapay na ito, na simbolo ng iyong katawan, ang siyang magbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na lumaban sa aming pong kinakaharap. Salamat po sa iyong buhay na pinagkaloob sa amin at sa tinapay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong kainin. Tapos, ang Panginoon ay dumampot ng saro at siya ay nagbika. Itong sarong ito, nakalarawan ng aking dugo. Sa tuwing iinumin nyo ang sarong ito, inaalala nyo ang aking pagkamatay, pagkabuhos ng dugo, sarsa, tutubos ng maraming kasalanan ng isang tao, ng sanlibutan. Sa ating pagtanggap, patuloy nating ideklara, mga kapatid, na ang dugo ni Jesus ang siyang naglilinis, siya nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Kaya sa oras na ito, ideklara mo, by His stripes, by His wounds, we are healed. In the name of Jesus, we declare that, Lord, right now, through Your blood, Lord, we are healed. So, Father God, sa aming pagtanggap ng sarong ito, dideklara namin ang katagumpayan at ang arin pong dinideklara ang muli mong pagbabalik, Panginoon, na taglay ang kapangyarihan at lakas na iyong pinagkakaloob sa iyong mga tapat na lingkod. So, Father God, we declare right now victory in the name of Jesus through the blood of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ate pong inumin. God bless us all. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, sa lahat po ng nanonood na nandito. No, purihin ng Panginoon dahil nakabalik tayo pagkatapos ng dalawang buwan. Alam naman natin na dumaksa ang COVID-19 dito sa atin. Bugso po ng mga variants, no? Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon na patuloy tayong pinapalakas at patuloy tayong nililigtas, no? Ano man yung sitwasyon natin ngayong pandemic, patuloy tayong inaalpas ng Panginoon. At napakaganda ng mensahe ni Pastor Elmer, no, na at the end, no, na gusto nating marinig, no, yung halika rito sa aking kaharian, no, sulitin mo, no, masatisfy ka sa i-offer niya sa iyo, no, na which is yung reward na ginawa natin sa lupa. At naalala ko nga yung isang testimony na interview ni Tony kay Kuya Jobert, no, na dati, isa siyang basabulero na malakas magmura yung wording niya, pero tinwist siya ng Panginoon. Sabi niya, gusto ko marinig yung Kuya Jobert na masatisfy ka sa anong meron ako, na masumpungan ko yung reward na binigay, no? Na sana sa atin din na tayo ay maging masikap, no? Maging excellent tayo sa paglilingkod na habang nandito tayo, no? And of course, sa susunod na gawain na po natin, ang offering, tithes and offering, no, na gusto ko lang i-share, no, sa Philippians, no, sabi dito, Philippians 4:10-13, sabi niya, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you have no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstance. I know that is to be need, and I know what is to have plenty.
I have learned the secret of being content in every situation, which well-fed or hungry, whatever, plenty in one. I can do all things through Christ who gives me strength. No, sinasabi dito na, sabi dito sa verse 19, my God shall supply all your needs according to the riches in glory in Christ Jesus. No, plenty tayo na sinupply ng Lord. At the same time na, matuto tayo na maging contento sa kung anong meron tayo. Yung sobrang ibigin natin sa iba, kasi kailangan ng iba, na gusto natin ma-spread yung blessing na na-receive natin, yung love, no? It's not all about the money, no? It's all about what we can have to bless other people, no? Na we learn to be content as well as to give what we have to other people, no? Na pasahin natin na yung vision natin, di ba, na ma-reach yung mga lost, na ma-bless sila. And we learned in this pandemic na maging contento po tayo, no? Na lumapit tayo sa Panginoon kahit yung essential lang, yung pamilya natin, yung kinakain natin sa araw-araw, lahat ng meron tayo, papasalamat natin sa Panginoon. Yung kung ano man wala tayo, ipoprovide po ng Panginoon yun. Amen po ba? No? Ngayon ay itasa po natin yung mga tithes and offering natin, no? Paalala lang po, pagkatapos po ng prayer na to ay distansya po tayo, no? Para maiwasan na rin po natin, no? Na magkahawaan ng COVID-19. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na nagkaroon kami ng pribilehyo, Lord God, na makabalik, Lord, sa physical service. Salamat po, Panginoon, na patuloy ka na naging mabuti sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming ginawang safe, pinalakas, pinubayad mo mga pangangailangan namin, Lord. Despite of the pandemic, Lord, na patuloy ka, Lord, binubuhos mo ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Hindi lang, Lord, sa pera, kundi sa kalusugan, sa negosyo, Lord God, sa ministry namin, Panginoon, at saan man, Lord God, na ginugugol namin yung blessing na binigay mo sa amin, Lord God, na pinahiram mo sa amin. At salamat, Panginoon, sa oras na ito, ibabalik namin, Panginoon, ng 10%, Lord God, at maging yung offering namin, Lord God, na bilang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Pagmamahal, Lord God, na buong puso na ibinibigay ito, Lord God, para sa ikalalawak ng iglesyang ito, Lord God, at patuloy pa ma-expand, Lord, matugunan, Lord God, ng vision ng CLF, Lord God, na may reach out pa, Panginoon, ang mga naliligaw na kaluluwa, Lord God, at magamit kami, Panginoon, para sa iyong kaluluwalhati, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. In the name of Jesus, amen. Benediction, tayo po tumayo. Tawagin na po natin si Pastora Tessa Kino. At pagkatapos po ng benediction, meron po tayong maikling mga announcement. Ama, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, narito, Lord, ang Church of the Living Faith na inyong mga anak at ang inyong mga manggagawa, ang inyong mga lingkod at mga anak, Panginoon, na Lord, sa oras na ito, Panginoon, salamat sapagkat, Lord, ang aming pagsamba ay amin na pong inangkin na kayo po ay kasama namin, Panginoon, sa dakong ito, Lord. At maging sa pag-alis namin sa dakong ito, Panginoon, katulad, Lord, ng kong mensahe, Panginoon. Lord, you will guard us with your angels. You will cover us, Lord, with the most precious blood of Jesus, Lord. I pray na mangyari sa bawat isa, Panginoon,
at maging sa mga mahal sa buhay. Ama, saan mang dako, paruroon ang mga anak mo sa loob ng isang linggo. Lord, your covering, your protection, your shield, Father God, be upon each one, Lord, in Jesus' name. Thank you, God. Bless your people. Bless your servant. Bless Pastor Elmer and his family. Bless all your workers, Lord, your sons and daughters, Father God, those who called by your name, Lord. Father, this I pray. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Ayan po, maupo muna tayo, no? Nakalimutan ko pala banggitin na nagdidiwang po ang CLF Pattersville na kanilang anniversary. Kung nanonood po kayo ngayon, happy anniversary po sa inyo. Ayan, happy anniversary, no? Paklakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa Church of the Living Faith. At syempre, no, itong May, di ba, na happy anniversary po sa atin. Praise. Ayan, pasensya na po, no? May nagkaroon lang ng technical. Ayan, okay na po, no? Pasensya na po, nagkaroon lang ng technical failure. Ganun po talaga pag live, no? May mga hindi po inaasahan, no? Lalo na po sa new normal. So next week po, nagbabalik po ang gawain natin, 4 PM. Even Friday daw po, may prayer meeting po, alas 7 po ng gabi. Siyempre po, basic health protocol po tayo, mask, hugas, iwas po tayo, no? Para maiwas po ang COVID-19, no? Next po, syempre, nagpapatuloy pa ang ating seventh wave ng ating prayer and fasting, no? Tunay nga na malapit na tayo sa 280 days, no? Hanggang May 17 po yan, no? Nakita po natin na paglago ng bawat isa sa atin at pag-responde ng Panginoon sa ating bansa, no? Kung dati pinapanalangin lang natin, no, na matapos tong COVID, ngayon, syempre, bakuna na, no, at unti-unti ng bansa natin ay makakalpas sa COVID-19. So, samahan niyo po kami, no? 7 PM. Tanong ko lang, lahat po ba ay talagang nakasubaybay, no? Every 7 PM, no? Task po kamay natin, no? Amen. Yan. Praise God, no, na lahat tayo nakatutok, no? So, talagang subaybay niyo po araw-araw. Next. Ito, no, alam naman natin na isa sa mga issue ngayon, no, na pagkakaroon ng walang kapag-asa, pagkabalisa po, no, maliban doon yung mga mental health natin, no, at marami pong nagkakaroon ng kaso ng suicide po, no, ayaw naman po natin mangyari, no, at bilang part natin, di ba, na makalinga natin ang bawat kapatid natin, no, na siyempre, hindi naman tayo lahat exempted. Dumarating po tayo sa time na nagkakaroon ng anxiety, hopelessness, no? Sa bagong programa, every Wednesday, ang 3R, Revive, Refresh, Restore, no? Mapapanood natin ng mga pastor na words of encouragement sa bawat isa sa atin. Sa Facebook po ito, no? Every 7 PM, every Wednesday po, no? And of course, pwede nyo po i-share tong information na to, yung mga contact details natin na 8 PM, sorry, correction po, 8 PM po every Wednesday. So, ito yung mga contact details. Kung nakaka-means na means may mga pagkakataon po na may mga unwanted circumstance po tayo, pwede po nating i-text or tawagan po yung mga contact details na po yan para
Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong ma-hesitate, no? Na talagang i-out po natin yan, huwag po natin kikimin. Dahil alam po natin, nakasama po natin ang Panginoon, no? Na hindi tayo bibiguin at hindi tayo pababayaan sa lahat po ng laban po natin. Next. Of course, eto, no, ipopromote ko na rin ang ating digital platform, no? Sa new normal, no? Sino po ito ang nakalike na ng page natin, ng Church of the Living Faith? Nagsabi ng amen. So ngayon, sa mga cellphone po ninyo, kung may data po kayo, isearch nyo lang po sa Facebook, Church of the Living Faith, no? At ilike na po natin ito. At kapag daily devotion, ishare po natin, maging masipag po, na ishare po natin ang devotions po natin. Para sa gayon, marami po ang ma-reach out, no? At nagpapasalamat ako sa Panginoon at 500 plus na po yung mga like, no? Kaya ba natin ma-reach out ng 1,000 likes? Ng ating page. Nawa, no, nagamitin ng bawat isa sa atin na i-reach out natin ang target natin, no? Kung nag-reach out tayo ng kaluluwa, i-reach out natin mga likes para ma-reach out pa mga kaluluwa, no? Kaya ba 1,000 likes? Kayang-kaya yan, no? Kung sama-sama, kayang-kaya. Next po. Ayan, no? Lahat po ng mga preaching. So, kung may pinapost po tayo sa FB, yung mga sermons po natin tulad kanina umaga at ngayon po, ay mapapakinggan din po sa Spotify, no? I-search nyo lang po ay CLF Sunday Podcast, no? Maraming tao po, no? Maraming na rin nagme-message po sa amin na nakatulong po ang podcast para sa devotions nila and na sila na-uplift, no? Those, no, ni mga times na nadadown sila, no? Nare-rewind yung mga message, no? Pwede nyo po pakinggan, no? And alam niyo po ba, umabot na po ito ng Amerika, umabot na po ng United Kingdom, Australia, South Korea, Cameroon po. Based po sa analytics po namin. Pasalamat po tayo sa Panginoon na buong mundo nakikinig po ng podcast natin kahit Filipino ang language natin. At naniniwala ko na tinutugon natin ang vision ng CLF pero in a new normal way, di ba? Amen po ba? Next po. Ayan, last na po ito, no? Ay, buko po dyan, sa YouTube po. May YouTube na po ang Church of the Living Faith. Yung mga videos po natin, mga sermons, ay naka-upload po sa YouTube po ng Church of the Living Faith. I-search nyo lang po, Church of the Living Faith TV. Alam ko po, di ba, may mga sinusundan tayong vloggers sa YouTube. Tama ba ako? Di ba, yung mga anak, inidolo natin. Pero bakit din sinasabi nila, like, subscribe, and share? Why not po, i-subscribe po natin ang CLF TV po ng nating YouTube na channel po, no? Para sa kanya, dumami ang subscribers at dumami po ang manood ng page po. Next, bukod po sa mga pen and paper system po natin ng contact tracing, alam naman po natin, pag pumupunta po tayo ng Victory Mall, pumupunta po tayo sa establishment, kailangan po ng QR code. Ito po ay napag-usapan na mas maging komprehensibo pa ang contact tracing natin, no? Para maiwasan na rin ang COVID-19, no? Bukod po sa paper and pen, alam naman po natin na babalita po ang staysafe.ph. Libre naman po ito i-download sa smartphone po ninyo, katulad po nito. Pwede nyo po i-download sa Google Play Store and Apple App Store, no? Then, pagka next po, ayan. So, next week, nasaan po namin na bawat isa sa atin ay mag-register na sa staysafe.ph. Mag-register po at mag-generate po tayo ng QR parang po sa Valenzuela po. Di ba yung nag-generate tayo ng QR? Tapos isi-screenshot lang po natin, no? Pagka-register po at screenshot po sa staysafe, pagpunta nyo po dito sa Sunday, may mga usher po, isa-scan po yung QR code po ninyo para makapasok na po kayo sa church. Kung dalawang ways po, una po, papakita niyo yung QR code, isa-scan po ng mga usher natin. Or pangalawa po, meron po kaming QR code na pwede niyo po iscan through the use of StaySafe app kung may data po kayo at makakapasok na po kayo agad, no? Pero mas best way po na screenshot na lang po natin yung QR code para pagpunta niyo po, less hassle na po, no? May mga steps, sa mga steps yan, number one, pasensya na po, medyo mahaba lang po. I-download po natin. Next, pwede po sa cellphone po ninyo or sa website po na staysafe.ph. Next, yan, magre-register po lang to ng number po ninyo, no? Cellphone number. Pagkatapos po kasi yan, may one-time pin, bibigyan po kayo ng one-time pin para ma-confirm po yung inyong
number po para ma-register sa Stay Safe. Next. Hihingan po kayo ng password. Siyempre, parang ano lang yan, Facebook. Next, of course, mag-code name. Picture po ninyo. Mag-upload lang kayo or magsa-selfie. Next. Ayan po, parang PIN, parang sa mga cellphone, di ba? May passcode. Next. Ayan, declaration form, no? Hanggang sa, kung wala po kayo sa sakit, no? Next. Ayan, yung mga ano natin. Yan, yung homepage po natin. So, sa homepage po nito, for example, ito kay Jopet, pindutin nyo lang po ito, for example, yung profile nyo, at pwede po kayo mag-generate ng QR code. Bago po kayo mag-generate ng QR code, mag-fill up po ulit ng information po ninyo, no? At pagka-generate na po ng QR, i-screenshot na po ninyo. Para pagpunta nyo po dito sa church, dere-derecho po tayo, isa-scan na lang po ng ating mga usher, no? Pero kung wala po kayong cellphone or data, meron pa rin po yung tulad kanina na pinifill up na papel. Para sa ganyan, maiwasan lang din po natin ang transmission sa paggamit po ng papel at ng ballpen po, no? Kaya po, scan nyo na po ang QR, download nyo na po ang Stay Safe app, mag-generate na po kayo ng QR code para sa gayon, mas maging comprehensive po ang ating contact tracing, no? Ito po ay aprobado ng IATF at libre naman po ito. Tayo po ay tumayo at salamat po sa gabing ito na sinamahan nyo po kami. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tapos na po ang ating gawain.